Morning, plant kids. This is Plant Tatay Barry from Antipolo, and I am here now in my terrace garden. First of all, ang sakit ng balikat bato ko dahil I think I have a stiff neck. Kakamasahe ko lang nung Sunday, tsaka pa ako nagka-stiff neck. So weird. Anyway, baka kasi nga ang tagal kong hindi namasahe. After a very long time, tapos ngayon lang ulit. So, ito yung reaction ng aking katawan. Pero ang sarap pa naman sana nung masahe. Biglang meron akong ganito, napuyat ako. Anyway, update lang tayo dito sa terrace garden. Nag-uulan, di ba? So, this is the third day naman na umaraw. Okay? After a very long time ng pag-ulan. Sunod-sunod na araw ng pag-ulan. And kakamustahin natin yung mga halaman. Ikot lang tayo ng mabilis. Highlight lang natin kung ano yung mga talagang medyo grabing nangyari. Pero in general, iniikot naman siya kasi araw-araw. Okay naman siya. Okay? So let's see. Hi plant kids! It's Friday! And we have another haul. Dumating na po lahat ng in order natin. Plus again, meron tayong additional fish haul din for today. Okay? So papakita ko sa inyo isa-isa. Unahin ko na po ito. Ito ay mga koi. Okay? So bumili ako nito kasi ito, yung matagal ko nang hinahanap na colors. Yung gold, dalawang gold, tapos platinum. Yan. Okay? Puha din tayo ng dalawang cichlid. Ayan. Kita ba? Ayan. Dalawa silang cichlid naman yan. Okay? I forgot the name. Pero blue. Kulay blue sila. Green tiger barbs naman to. Ayan. Green tiger barbs naman to. Ito. Angelfish, dalawa. Idadagdag natin dun sa ating ranchu. Kasi ang mga angelfish daw taga linis ng mga ticks ng ranchu. Yan. Tapos, meron pa tayong biniling isang bag ng mga mollies para sa mami ko. Sa biological mami ko. Tapos, bumili tayo isang bag ng mga goldfish naman para sa aking spiritual mommy naman si Pastora Jen. So, diniliver na natin yung kanina, binigay na natin sa kanila. Okay? So, let's start with the plants. Itong batch na to ay galing naman sa ating isa sa mga regular natin ding supplier, pero taga Antipolo siya. Okay? Ang pangalan niya ay si Rowena Jardinera. Yan. So, ilalagay natin yung kanyang FB profile dito. So, ito yung una natin. Ayan. Tanggal natin yung tape. So, ito, mga as in, today lang nila tinanim lahat kasi puro cuttings to. This is a matured Epipremium Pinatum Albo. Ayan. So, ito daw kinain ng kaya mura lang natin nakuha. And then, dito naman, yan. Ito, bundle nating nakuha. So, kahit meron na tayong 3 kings, nakuha natin kasi kabundle niya si Golden Alocasia. Okay? Golden Alocasia to, 50 pesos ko lang nakuha yung dalawang yan. Okay. Then, itong dalawa naman. Okay? So, ito, si Campos Portuanum. Ito, Philodendron to. At saka ito rin, Philodendron. Pero ito ay reverted pa daw. So, titingnan natin. Pero this is a Monstera Peru. Pero reverted daw. So, we will hope na bumalik ang kanyang variegation. So, ito, nakuha natin ng 50 pesos. Ito, 100 pesos na.
And lastly, is an Epic Premium Pinatum Green. Ayan. 50 pesos lang din to. Ha? 75 pala. 75 pesos. Okay. So, yung first batch, ang binigay niya sa ating freebie ay isang, ayan, big leaf na golden pothos. Ilalagay na natin dito para mabuhay siya. Muli lang. Dito muna. And then, ayan, itong takada. Ayan. Ano siya, maganda daw itong fertilizer para sa mga ano tawag dito? Variegated plants. Okay? So, isa sa mga i-haul pa natin ay ito naman. Mga supplies naman. Okay? So, isa sa mga binili natin ay itong mga fish filter. Yan. Malakas kasi sila sa... Malakas kasi maraming aquarium. So, kailangan na maraming fish filter. 10 piso isa niyan. Okay. Tapos, bumili tayo ng mga bagong pump. Kasi bumigay na yung pump natin doon sa isang aquarium. So, kailangan na natin. So, pagpapalit-palitin ko yung mga pump kung saan siya malakas. Ito, ito dadagdaga natin ito ng pump. Itong bago, ilalagay natin doon sa angel fish tank. Kasi sa angel fish tank, ililipat natin dito para makadagdag dito. Okay? Kasi dumami yung isda dito eh. Tapos ito, ito yung nasiraan. So yung nandun sa labas ko na isa, na malakas, yun yung nilagay ko dito. So ang gagawin ko ngayon, ito, ilalagay natin doon sa koi pond natin. Tapos yung nasa koi pond ngayon, yun yung ilalagay natin dito. Ay doon sa sa kabila. Okay? Tapos ito ang ilalagay natin dito. Got it? Nakikita niyo rin yung mamaya. Gagawin ko lang. Ito na ito. Okay? So ngayon, ano pang nabili natin? Binili ay ito. Dalawang bag na ganito, vermicast ang binili ko. Meron kasi akong supplier na 15 pesos lang per kilo. Mahal to ngayon eh. So, naghahanap talaga ako ng mura. So, I got this for 15 pesos per kilo. This is 10 kilos for 150 pesos. Okay. Ito, ang dalawang box na to ng plants. Galing ito kay Precious ng Epectus ni Precious from Benguet. Okay? So, puro yan cactus. Okay? So, bubuksan natin sa isa. Yan, excited na tayo. Kasi ginawan ko na yun ang mga names. Andito yung names nila. Yung mga names nila. So, unahin natin to. Ito, may cassette to. Okay. Ito si Red Mellow. Yan. Si Red Mellow. So, ito, since nabili natin, may head na. Yung luma nating Red Mellow, yun ang isasama natin sa prize sa raffle. Ito naman po ay si Chinese Barrel. Yan. Malalaki sila. Big sizes sila. Yung Chinese barrel natin kasi maliit. So, kaya tayo kumuha ng mas malaki. Meron pa konting lupa, pero medyo mas okay na siya. Ito, isa to sa mga mamilaria. It's another mamilaria. Yan. Yan. Ito si Golden
Magnificus. Yan. Yan. Ganda, di ba? Yan. I see. Malaking ferrocactus. Yan. Meron na tayo ito, pero sobrang liit pa rin ito. So, kaya tayo kumuha. Ito po. Yan, kita niyo ba? Gaano katangkad. Yan. Si Paki Sirius. Yan. Ba natin muna. Ito naman po, si Cylindro Opuntia. Nakakatuwa. May pa-free. Salamat po. Salamat, ano, Miss Precious. Ito. Ayan. Ito. Another Mammillaria. Pero hindi ko alam kung anong pangalan. Oh, kunyari, sa iba, makukuha nyo ng 300 to 500. Nakuha po lang natin to ng mura. Kumpara dun sa price na yon. Yan. Tapos ulit. So, yung isa, ito mas mataas to. Mas mataas to dun. Although may sira, pero ito ang itatago ko sa akin. Ito yung gusto ko. Okay? Si Golden Magnificus din to. And then lastly, ito sobrang mura. At maraming nangongolekta nito. Nakuha natin ng mura. So nakita nito ang gaano kalaki to. Ayan o. Tsaka mature na. Okay? This is a Queen Victoria Agave. Okay? Nakuha natin to ng 250 lang. May mga babies pa yan dito sa tabi. Kasi dahil daw nabagsak daw to tapos nagkaroon ng sugat. Eh, ano ba naman yun? Halaman talaga yan. So, walang problema. Kinuha ko siya for 250. Yan. So, that concludes our plant haul. Gagawin ko ngayon, susubukan ko na siyang itanim. Meron naman tayong konting paso. So, titingnan natin kung ano yung may tatanim natin. Okay? Panoorin nyo na lang muna kung anong gagawin to. Susunod natin ito. Yung dalawa natin. Tawag ito. Sikling. Ihahalo natin sa mga tawag ito. Halimutan ko yung species ng isda nila. May isa. Ito siya. Dadalhin na natin siya dito. Itong angel fish. So, kapakawalan na rin natin siya. Yan, papakawalan natin sa dito. Ayan, papakawalan na natin ang ating mako. So, nandito naman tayo ngayon sa pond. So, papalitan na natin yung box sa pond. So, dito na tayo sa kabila ulit. At
kakabit naman natin ng isang madumi na. Papalitan na natin bago natin pump dito. Kasi madilim pa. So ngayon madilim pa. Hindi nyo makikita yan. Bukas na. Ay, kaya pala. Pwede pa pala to. Papaayos ko lang tong wire na sira. Anyway, hindi pa pala siya sira. Hindi ko kasi siya tinanggal eh, so hindi ko nakita. So ngayon, kakabitan natin siya ng bago. Pareho lang halos. Tayo ngayon, nakahanda na yung ating mga pots. Since we have 13 plants, I prepared 30 pots. At isa sa mga pinaka-importanting tool natin na gagamitin ay ang ating tongs para hindi tayo matinik. Tapos tayo dito sa isa. So, papasok na tayo dun sa loob naman. Ulit. So far, ang lupa naman natin ay tuyo. Pero natagdagan pa rin natin ang pump. Ang lilipat ko lang ang aking lupa. Kasi, nakalimutan ko. Ating mixture. Maglalagay din tayo ng VE powder. And we will mix it. Kumuha pa tayo ng share para lalagyan natin ng kanina nating ano, mixture na nasa gagalingan ng mga tray. So, medyo basa. Inilagay na natin sa ano, mapats. Kalahati sa laki at lapa. Kasi kahit pa sa okay lang mag-set na po na nasa ilalim siya. Okay, let's start. Hindi naman naabot kagad doon ng lupa. Okay. So, ito na, po sila, natapos na natin. It's 11 o'clock in the evening. Tapos na natin ang ating pagpapat ng ating mga giant or big, hindi pa giant, big pa lang na mga, anong tawag dito? Succulents. Ayan. So, as I was saying, itong dalawang to, mamimili ako dito. Ito yung ano, yung Magnificus, itong dalawa. Mamimili ako diyan kung ano yung pampaprice natin. At bukas na po tayo magra-raffle. Promise na kasi nga dumating na sila. Tapos itong red melon na to, merong ano na to, crown. So, yung luma ko, yun yung isasama natin sa raffle. Ayan. Tapos so far dito sa mga tinanim natin galing kala itong mga to galing kay ano to, kay Crezel,
kay Joss for Cruz at saka kay Josh Succulents. Okay? Ayan. So far, may isa lang ako na deads kahapon, nalusaw, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Kung ano siya, kasi tinapon ko na kagad na irita ako. Kasi nabasa yun eh. Dahil nung una nga, di ba, nasa table sila nandito. Eh, umulan, nandun siya sa pinakasulok. Nabasa. So, ayan. So, at least isa lang casualty natin so far in the past, ano, magwa one week na silang manandyan. So, ayun pa yung iba. Ayun, sandali. Lalapit natin kayo. Malapit sa ano ni plant tatay. Ayan. Tapos, ito yung ating cactus. Okay? So, ngayon, dito parang area ng ating pag-acclimate kasi ito may bubong to. Pero may araw galing doon, may araw galing doon. So, maliwanag. Maliwanag naman dito. Until such time, mga 2 to 3 weeks, yon. Dadaling ko na po sila doon sa tawag dito sa taas, sa second floor. Tapos, in-spread out ko na dito yung mga bagong dating din galing kay Rowena Jardinera. Nandyan sa mga bandar yan. Ayan. Ito yung mga. So, nilagay ko na muna dyan kasi nga, kailangan, since puro sila bagong tanim din, kailangan yung walang direct sun. Maliwanag lang. Kasi ito yung ating mga ano, galing naman to kay, nakalimutan ko, sa isang supplier din natin na taga Antipolo. Tapos ito si Epipremium Pinatum Albo na ano na tawag dito. Bye plant kids.